Alam nyo guys, isa sa mga sikreto sa woodworking, dapat ang cut mo straight and square. Pero kung baguhan ka, sobrang napakalaking challenge nito, no? Lalo na kung ang gamit mo lang ay circular saw, jigsaw at router trimmer. Pero sa video na to, sasagutin natin yung problema na yan dahil gagawa tayo ng crosscut jig para sa circular saw at DIY track saw. Magsimula tayo sa crosscut jig. Isa sa mga challenge sa pag-breakdown ng plywood kung wala kang straight guide. At dahil nga sa nakabili tayo ng cabinet continuous handle, ito na yung magiging straight guide natin. So sa halagang 600 pesos, meron ka ng straight guide, meron ka pang track na pagdadaanan ng ating circular saw para sa ating crosscut jig. Let's go! Bale, ito yung magiging base ng ating crosscut jig. By the way guys, kailangan din natin ng dalawang piraso ng kahoy. So, I suggest bumili na kayo nung 2x2 sa hardware na super straight siya. As much as possible sa City Hardware, sa Wincon, may mga straight doon na kahoy. So, ang akin, ang binili ko yun para siyang hamba ng pinto. So, super straight talaga siya. Itong dalawang ito, lalagay natin siya dito. Sa pag-assemble, isa lang talaga ang mahalaga. Dapat lahat naka-flush. Naka-flush yung mga edge. Kahit yung isang side lang, dapat flush siya, tsaka straight. Yan. Dapat ganyan. So, assemble na natin. Let's go! Teka lang, tumigil muna tayo sa paggawa ng ating crosscut jig at bibigyan muna kita ng idea kung bakit ko nga ba ito ginagawa. Okay, kung natatandaan niyo yung video ko tungkol sa basic woodworking power tools from package A to package D, kinontak ako ng Practical Tools, Tools Depot, and Beratilio Tools, Plumbing and Electrical Supplies at nagpadala sila sa akin ng mystery box. Okay, so ang challenge, kailangan ko mag-come up ng isang video idea, ng isang build idea using only those tools na nandun. Kung anong mga tools yon, kung anong brand yon, yun ang ating aalamin. So, unboxing! Let's go! DCA. So, DCA. Nung nagsisimula pa lang ako sa woodworking, actually, tatlong brand lang yung binagpipilian ko. At isa yung DCA sa binili ko. In fact, nagbili ako ng router trimmer nila at electric planer. At hanggang ngayon, they are still all working. So, ito yung mga laman ng mystery box. Una, power sander. Oh yeah. Router trimmer. Drill. Circular saw. Jigsaw. Okay. So, package D. Ang package D, guys, ay set ng mga tools na perfect sa isang baguhan. Panuorin mo tong video na to. Pagkatapos mong panuorin yung video na to, para malaman mo kung ano yung mga pinagsasabi ko. Speaking of baguhan, pipili ako ng isang tao na tuturuan kong mag-woodworking dito na gagamit ng mga tools na ito sa next video ko. Kaya ano pang ginagawa mo? Kung gusto mong malaman kung sino yon, mag-subscribe ka na ngayon. Pero sa ngayon, gumawa muna tayo ng mga jigs. Okay, continue! Kaninang umaga, gumawa ako ng prototype ng aking attachment. Ito lang ito para sa 90 degree lang muna and it really worked. Okay. Perfect 19 kinalabasan niya. Prototype lang to, mamaya gagawa tayo. So, paano ba ito nag-work? Ganito. So, ang nagiging reference line lang nito, ito pinakang edge dito. Dapat,
natatouch mo siya as in flush na flush siya. Ito. Tapos ito, itong part na to, 90 degree yan. Bago ko ito ilagay, clean ko na muna yung pagiging 90 nito dito. Tapos saka ko siya nilagay, tapos saka ko siya ni-glue. Hindi ko kasi pwedeng maging reference tong edge na to. Ano, hindi siya pwedeng maging reference kasi baka hindi siya perfectly parallel. Kasi ang concern lang natin dito sa paglalagay nitong track, dapat walang galaw yung ating circular. So, as long as wala siyang galaw, tapos straight siya, good siya. So, imposible yung maging perfectly parallel siya dito. So, ngayon, ang next step natin, gagawa tayo ng mga attachment, magbubutas tayo ng mga holes para sa clamping system. Okay, so yung ating DIY jig para sa ating circular sa napang crosscut, it's almost done. Okay, pinapatuyo ko na lang yung attachment ko para sa 45 degree na cut. So while the glue is drying, proceed tayo sa ating DIY track saw. So kinat ko na tong plywood na to. Hindi na ako gumamit ng straight guide kasi ang mahalaga dito is tong binili nating cabinet continuous sander na super straight, aluminum siya. So ito yung magiging guide ng ating circular saw para sa ating track saw. So i-attach natin to. Let's go. May isa lang ako share sa inyo guys na mali ko dito sa track saw na to. Kung gagayahin mo to, lawak-lawakan mo yung clearance para sa clamping system kasi medyo napalit yung ginawa ko eh. So, hindi naman siya ganun ka-importante sa akin kasi pag naman nagamit ako ng track saw sa furniture na using plywood, lagi ko siya pinipintaraan. So, ang plano ko, i-screw ko na lang siya. Pagka-clamp ko, i-screw ko siya para nakapix yung jig sa plywood tapos saka ako hikakat. Pagka-cut, mamasalihan ko na lang tapos pipinturahan ko. Ganun lang kasimple. So, let's do this. Alam ko, nagustuhan mo yung sequence, huwag kang tatanggi. Kung nagustuhan mo yung sequence na yon, i-like mo tong video na to. At syempre, mag-subscribe ka na rin. Dahil sa next video, mas may maganda kang aabangan. Abangan nyo kung sino yung maswerteng tao, mahalagang tao, na tuturuan kong mag-woodworking gamit ng mga tools na ito. So again, thank you sa Practical Tools, thank you sa Tools Depot, thank you sa Baratilio Tools, Plumbing and Electrical Supplies, and of course, thank you DCA. Maraming salamat. Okay, yun lang for now. Stay safe. Adios, amigos. Bye-bye.